Welcome back sa ating channel. So, may bago tayong video na ituturo ngayon. Ito po yung kung paano papalitan ng IMEI ang ating modem, no? So, bali ang gagamitin natin na modem ngayon is itong Huawei 936. So, ituturo ko po kung paano ito papalitan ng IMEI. Dahil po may mga promo po ngayon, lalong-lalo na sa Smart na hindi applicable dito sa ating Huawei, no? So, para gagana yun, kailangan pa nating papalitan ng IMEI ito. So, hindi lang sa 936, no? Ang tutorial ngayon, pwede rin po sa Huawei B525, yung tinatawag nila na Black Mamba. So, pwede rin po, no? Parehas lang po ng proseso kung paano ito papalitan ng IMEI. So, bali, ang gagawin natin ngayon is sa cellphone lang tayo ang gagamitin natin. So, kung wala kayong computer o PC, so, pwedeng-pwede po sa cellphone lang download tayo ng apps, no? Mamaya, ituturo ko po sa inyo kung paano download tayo sa Play Store. Tapos, bago po magpatuloy ng ating video, sana po ay mag-subscribe kayo sa ating channel at pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video tutorial natin, no? So, tara, simulan na natin. So, una po guys, kailangan po yung cellphone mo na gagamitin is connected doon sa mismong modem na papalitan natin ng IMEI, no? Kailangan po na nakakonect siya doon sa mismong modem. So, tapos ngayon po ay ito po yung papakita ko po sa inyo. Ito po yung IMEI ng aking modem, no? Default IMEI ng Huawei 936. Itong 654, no? Ito po yung IMEI niya. Tapos mamaya papalitan natin yan. So, ngayon po ay punta tayo sa Play Store. Download tayo ng apps na Telnet. Okay guys, punta lang kayo sa Play Store and then type nyo lang po yung Telnet. Ayan. Tapos ito po yung mobile Telnet, no? So click nyo lang po tapos i-download nyo. Sa akin is downloaded na po siya. Pagkatapos nyo ma-download, open po natin. So, ganito po yung makikita natin, no, sa dashboard ng mobile Telnet. So, pindutin lang po natin yung tatlong dot sa taas. Ayan, tapos itong Telnet setting. Tapos dito po sa remote host name or IP, type nyo lang dito ang 192.168.8.1. Pagkatapos, click nyo yung OK. And then balik kayo doon sa taas sa may tatlong dot. Tapos pindutin nyo itong connect. Ayan, ito po yung makikita ninyo. So may tatay po tayo dito ngayon. Sundan nyo lang po. At saka may lagay na lang po ako na ano yung kung ano po yung
So ayan po, tapos na po yung mag-add scene sa IMEI, no? So kayo na po bahala kung saan kayo kukuha ng IMEI number. Pwede rin po kukuha kayo sa inyong cellphone, yung IMEI ng inyong cellphone. Punta lang kayo sa setting, tapos hanapin nyo doon ang IMEI number. At pwede po ninyong gamitin dito, no? Lagay nyo po dito sa mobile telnet, tulad ng ginawa natin. So ayan, pagkatapos mo ma-type lahat yan, tapos isend, tapos automatic po mag-reboot na po yung modem natin. So balik po tayo doon sa modem, tingnan po natin kung nag-success ba yung ginawa nating pagpalit ng IMEI. So okay po guys, punta tayo sa setting ng ating modem, no? Tingnan natin kung nag-success ba yung ginawa nating pagpalit ng IMEI. So login natin. Ayan, dito tayo sa system, tapos device information. Ayan po, andito po yung IMEI niya, no? So yung ito na po yung bago nating IMEI number, yung ginawa natin kanina, ito po yung 742. So okay guys, no? Nag-success yung ginawa natin. So maraming salamat sa inyong panonood at sana po ay hindi nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel.